Sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudator Jesus Christus at Ave Maria. Kumusta na po kayo? Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kuraparoko ng Our Lady of Sorrows Parish, nakabase sa 2130 F.B. Harrison, Pasay. Ito po ang sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pietà tuwing Martes, Martes Dolores kung tawagin po natin. Ang parokyang ito ang siya rin pong kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau, at ito rin po ang ikalawa sa pinakamatandang parokya sa distrito ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Lunes ng ikalimang linggo sa atin pong karaniwang panahon. At ang pagbasa natin ng Ebanghelyo, Mark 6, 53-56. Pinagpapatuloy po natin ang kwento ni San Marco tungkol po sa public life ng Panginoon. At ngayon ay matutunghayan natin ang isang maiksing suma tungkol sa healing ministry ng Panginoon. Tatlo po ang mahalagang atin pong pagnilayan. Una, ang healing, pagpapagaling, ay ginagawa ng Panginoon sa maramihan do sa kwento natin ngayon. So, ang Panginoon ay nais niya na ang kanyang healing ay maging manifestation ng kanyang power, ng kanyang mandato, ng kanyang misyon mula sa Ama para sa lahat. In short, ang healing po ay hindi lamang personal favor, kundi ang healing po ng Panginoon has a witnessing value. At gayon din po ngayon, ang anumang healing, dapat ito ay magdadala sa atin upang tayo po ay magpatotoo tungkol sa pananampalataya. Pangalawa, ginawa ng Panginoon ang pagpapagaling sa marketplace, hindi sa sinagoga, hindi sa templo lamang, kung hindi sa marketplace. Ito po yung lugar malapit po sa gate ng syudad na kung saan po nagtitipon-tipon yung mga mangangalakal, yung mga leader, yung mga mamamayan. Yung pong marketplace para po yung plaza sa harap po ng main gate, kasi alam nyo po yung mga syudad noon ay may mga protecting walls. So para bang sinasabi po sa atin na ang pagpapagaling, maliban sa may universal character, ito po ay pagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang pantemplo, hindi lang pang sinagoga. Hindi mo pwedeng i-confine ang pananampalataya sa sakristiya, sa simbahan. Ang pananampalataya po'y umaagos sa lahat ng aspeto ng buhay, kahit na po sa palengke. Ayan. At pangatlo, sa pagpapagaling ng Panginoon, sapat na sa iba na mahawakan ng laylayan ng damit. Alam niyo po sa mga Hudyo, ang laylayan ng kanilang mga damit ay may mga tastas na para po sa kanila, reminder ito ng kanilang covenant kay God the Father. And so, the healing of Jesus is not only coming from the power of Jesus, hindi lamang ito witness ng power of God kahit na sa periphery ng buhay, kung hindi ang pagpapagaling ng Panginoon ay nagpapakita rin po ng kanyang
koneksyon sa Ama, na lumikha sa Ama na pinanggagalingan ng lahat ng kabutian. Kaya po siguro napaganda na sa ating sariling buhay, we do not make a distinction between alin ang banal, alin ang para sa Diyos, alin ang palengke na magulo, no? Hindi po. Ang Diyos ay Diyos sa lahat ng larangan ng ating buhay. Isang napaagandang kalabit sa Lunes na ito ng ikalimang linggo ng karaniwang panahon. Sana po kayo'y nabiyayaan, naliwanagan, nainitan ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ating pong ipakilala ang ating mga ginagamit na plataforma para po sa evangelization, ha? YouTube, Domi Guzman, Facebook at Viber, Pagkagising sa Umaga. Ngayon, hayaan niyo po na batiin ko naman at pagpalain ang ilan pa sa ating mga online parishioners at kasama po dito, siyempre yung ating mga pilgrim groups. Ayan, no? Atin pong binabati ang grupo ng Journeys of Faith ni na Willie at Arlina Onglao at si Luigi Onglao. At lahat po ng staff, no, ng Journeys of Faith. Pagbati po sa Spell Group, Sapphire and Sapphire Plus. Yan po yung grupo ni na Romy at Lynn Reyes Lupac. Ayan. Malu Recente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquebias, Felix Yambao, at John Espiritu. Pagbati rin po sa Yellow Group ni na Attorney Grace Lara. Sama na natin si Sir Jerry, si Zach at si Tim. Attorney Jane San Benaventura, Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan, Nonoy Tan, si Belle at William D, si Rose Lee at Highland C, kasama si Chrissy, si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok at Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Binabati rin po natin ang grupo po ng 2017 Pilgrims, Sister Marta, si Sister Lisa Bruan. Ayan, hindi po yan sister. Si Sister Marta lang ang sister. Kapatid niya, si Lisa Bruan. Mr. and Mrs. Bibo Waga, ang buong angkan po ni Joe Barameda, ang mag-asawang Banyes Rodriguez at si Pinky Esguera. Gayun din po, binabati po natin ang 2019 Pilgrims, Tomcat Coppol, si Father Divine Rabang, Nana Marie, Raymond at Tammy, si Mon Ladybird Pineda, Noel Merz at Tris Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, Bernice, Jean Gloria at relatives. At gayon din po ang Nibung Kokopol, si Gay Vasquez at ang kanyang mga kapatid, Emma at Leo Garcia, Luz Hernand Clemente, Greg at Malu Aguila. Uy, salamat sa snack kahapon matapos ang misa sa Mega Mall. Pagbati sa Light Community Travel Group, sina Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Strella, si Angie Machika, at ang buong grupo na rin po ng Light Community, Adora De Quito, Annalyn, Jean De Guzman, Delphine at May Heneta. Pagbati rin po sa travel group ni na Susan Limhoco at ng kanyang anak na si Ton, Manny at Norski Garcia. Nag-birthday yata itong si Norski eh. Belated ha, Norski.
Efren Enriquez, Jeg at Tess Enriquez, Benji at Maan Lolim and the whole family, Evelyn Marcelo, Mon Rodora Obias, Michael at Bong Uy, Belen Behasa at Cecil Saavedra, Philip Cora Castor. At syempre po, pagbati sa mga nakaibigan natin ng mga pari sa ministry at sa pilgrimage, Father Joy Tahonera dyan po sa Taiwan, Father Joe Abs, Father Randy, Father Charlie, at sa SBD, the Venerable Father Dante Binus. Ha? At sa Diocese of Cubao naman, andyan po si Father Steve Sabala, Father Bong Topino, Father Dudut Torres, at Father Aitoy. Tayo po ngayon ay manalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Eternal Father, Father of Jesus, our Father, Father of mercies, in the name of your Son, Jesus, King of mercy, through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of Mercy and of Saint Therese of Lisieux, our spiritual sister in the consecration to the merciful love of God. Father, pour forth your merciful love rejected by others, and let us console you in our littleness and in our darkness today. To spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Saint Joseph, protect the Church and our families. Amen. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Buong linggo.